At para po magbigay ng tips sa tamang paggastos ngayong holiday season, makakapanayan po natin ang financial expert na si Francisco Colaico. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Colaico. Magandang gabi rin. Magandang umaga ngayong gabi. Alright. Siyempre po, pag panahon ng Pasko, bagamat may mga bonus ang mga manggagawa, ang tendency nga po ay gumastos, no? Correct. At kadalasan po, aaminin ko na po, from experience, ako rin mismo, no? Parang walang planning ang paggastos, no? Is there really such a thing as planning kung paanong gumastos nang hindi nagmumukhang number one, kuripot? Number two, nang hindi naman hindi nag-e-enjoy dun sa 13th month mo o sa bonus mo. Is that possible? Siguro umpisa natin sa tamang saloobin, sa tamang pananaw. 80% maximum. 80% of what? Of yung extra income mo for Christmas. Yung Pasko. Uh-huh. Yung binigyan natin yung bonus mo. Uh-huh. Maximum 80% ang pwede mong gastusin. Maximum. Pero kung pwede, wag naman. Kalahati mas mababa lang. Pa. Opo. Opo. At kung kailangan kang gumastos, igastos mo para sa sarili mo. Pambili mo ng iyong kinabukasan. Kasi kung i-keep on doing the same thing. Yeah. Last year, ganun ka rin. Anong taon-taon na lang ba, ganyan tayo? Narinig ko sa iyo kanina, nabubutas ang bulsa. Opo. Sa totoo lang, yung spending, hindi naman kailangan butasin ang bulsa. Eh bakit ho, ganun ang pakiramdam namin? Kasi ginagastos na walang balik eh. Una na lang, no, sabi nyo, spend it on yourself. Correct. What do you mean by that? Hindi ba parang, alam nyo naman ang Pasko, di ba? Give love on Christmas Day. Bigyan kita ng specific example. Ha? Opo. Madami ko inaanak. Yung mga pamilya, eh kung lahat bibigyan ko tigi-tigi sa yan, eh ubos tayo. Talaga. Diba? So, ang binibigay ko sa kanila, lalo na yung mga kamag-anak ko, binibigyan ko ng mutual fund share. Okay? Wow. Na-appreciate mo ba yun ang mga Pilipino? 5,000 para sa buong pamilya. Uh-huh. Hindi lang isa bibigyan ko para sa mga bata. Uh-huh. Eh savings yun eh. Taka mo na. Okay, mutual fund. Alam niyo po, ang mga Pilipino, wala po sa pamumuhunan, lalo na po dyan sa mga mutual fund, usaping mutual fund. Eh, hindi po naiintindihan ng karaniwang Pilipino yan. So, paano po yan ma-appreciate kaya? Kasi ang tawag ko dyan, hindi spending, hindi investment. Ang tawag ko, spending. Spending binibili pa rin. Binibili mo yung iyong kinabukasan. Bumagastos ka. And that is worth spending for, spending syempre. For. Para next year. Opa. Alam ba, sinuwerte ka, nag 50% gain. Eh di 50% may panggastos ka next year. Buo pa yung principal mo. Kasi kung ang pananaw natin, kung gastos natin ngayon, pareho rin ng nakaraan na taon, eh palubog tayo, hindi tayo pasulong. So kailangan babaguhin lang natin at mag-i-enjoy ka naman. Kasi nandun din yung pangalan ng inaanak mo, nandun sa pangalan ng certificate. Kasi lalo na kung bagong panganak, papaparty ka, hindi naman alam ng bata para sa kanya yung party. Ayun, iyak lang siya na iyak eh. Pero so, bumastos ka na. So kumbaga sir, ang sinasabi nyo ay kung magulang ka, mas maganda na ang iregalo mo sa anak mo yung mga ganyang mga instruments. Yung future value. Opo. Kasi pansandali yung toys eh. But let's be realistic naman, no? A 4-year-old will not appreciate a mutual investment. Yes. Mutual yes. fund investment, yung no? Yung parents niya so, will appreciate. Oh, hindi nga, yung 4-year-old. Pero yun na nga. Kawawa naman po yung mga bata, sabi nga po nila. Diba? But isn't Christmas for the kids? Yes. Ang kagandahan naman sa bata, yung riregalo mo, kailangan na attractive sa mata. Uh-huh. Attractive at masaya. Hindi kailangan mahal. Hindi kailangan mahal eh. So pag aking advice... Pero kailangan lead-free ha? kailangan na yan. Bago kong sabi mo, wala nagpa-plano. Dapat siguro ang unang gagawin ng pamilya sa bonus, isipin na niya, ano ba talaga ang budget ko? Sabihin natin, 80% ng bonus ko, mm-hmm. yan lang ang paggagas. Pagkakasyahin ko, disiplina, hanggang doon lang. Uh-huh. Yung 20% itatabi ko. Kakategorize ko ngayon, kanino ko bibigay? Mm-hmm. Pamilya, kaibigan, kasama sa opisina, mm-hmm. yung mga close friends, o ano-ano bang kategorya. Lalagay mo ngayon ng yung 80% specific amount yun eh. Sabihin na natin 20 million. Yung 20 million, pagkakasya mo sa mga kategoryang yun eh. I think that's the key word, pagkakasyahin mo. Yun. You live within 80%. Or give within, spend that's right. within. Huwag mo isipin credit card. Ay, bakit ho? Diyan ka lulubog. Kasi ang gift giving, hindi dapat inuutang yung pinagbibigay. Mm. Mindset.
Pero may mga tao po na ginagamit ang credit card. Convenience. For convenience. Okay, at saka nagbabayad naman sila sa tamang oras. Kumbaga, yung one-time payment. Parang equivalent na rin sa cash. Sisiguraduhin mo lang at itatabi mo yung pambayad. Tama, Hindi yung naghuhulog tapos may interest patuloy. So, nagiging mahal pa. Yun ang, at kalaunan. Saka ang tendency minsan dahil ang pananaw natin, meron pa akong credit line May pera pa ako. Mali eh. Tama. Ang pananaw dapat sa credit line ay utang. In terms of choosing gifts po, aside from mutual funds, po ang pinaka-practical? Meron po bang ganun? Pumunta ka sa Green Hills, yung mga tiyanggi-tiyanggi, ang dami kang makikita. Medyo kukunting modify mo lang. Kunting creativity lang. Ang advice nyo, mas practical talaga rin talaga sa mga tiyangge? Basta't ang mindset mo, yung bibilin ko, hindi eksaktong yun ang magbigay ko. May magagawa pa ako doon sa bibilin ko. Kunting creativity. Or service. Pwede mong iregali yung servisyo mo, hairdresser ka. Sabi mo sa mga regaluhan mo, one free hairdressing. Parang free gift certificate lang na itatype mo lang, kasi kailangan siya. Unique yung binibigay mo. Hindi mo dadalhin sa presyo. Marami pa po tayong pag-uusapang mga tips sa tamang paggastos ngayong Pasko kasama ang financial expert na si Ginoong Francisco Colayco. Huwag po kayong aalis. Nagpapatuloy po ang ating usapang budgeting dito sa Reaksyon. Kasama pa rin natin si Ginoong Francisco Colayco. What about recycled gifts? Kasi ang tawag mo nila sa mga ganyan, di ba? Indian giver. Parang binigyan na regalo tapos pinasa sa iba. Yung sinasabi, papalitan lang. Opo. Dami na bubuking dyan. Well, recycled gift, hindi mo kailangan Yun na yun . Baguhin mo lang naman at saka medyo ayusin mo ng konti. Maybe you got 3. You combine it, naging dalawa. Or you got 3, you spread it, naging apat. What about yung sinasabi nilang bibili ka ng gift na wholesale, isang grupo na at pare-pareho na kayo instead of yung individualized? Does that work? Yes, it works. Depende sa grupo. Depende sa grupo. Bakit depende sa grupo? Bigyan mo sila ng lahat ng the same mug. Di grupo sila, may sarili silang mag. Okay pa yun, appreciated pa. Mura pa yung mag. At wala pang lamangan, no? Walang sasamaan loob. Yun ang masama. Bakit siya ganun, ako hindi. In fact, to me, group categorizing is more practical than individual. Individual, yung talagang very close ka lang. Ano pa po ang mga nakikita nyo na mga ugali ng mga Pilipino pagdating sa paggastos, no? Hindi lang tuwing Pasko, but in general, na dapat siguro mabago na po natin. Well nga kasi, yung ating mindset is yung we earn to spend. Anong ibig sabihin po niyo dyan? Yung ating kinikita, pang gastos. Mm-hmm. Alam mo, mayroong isang libro na sana yung mga viewers natin i-download from Amazon. Ano po yan? It's called The Richest Man in Babylon. Bakit po? Anong kung sinasabi? Isa lang ang message nun. Ang message na, part of what you earn is yours to keep. Yun lang ang message niya. Kung bawat kinikita, hindi ginagastos lahat. May tinitira. Para sa iyong kinabukasan. Opo. For emergency, for example. Pero Mr. Colayco, marami ho ang nakikinig ngayon na iniisip siguro nila ganito. Ang dali mo sabihin yan kasi siguro laki ng kinikita mo. Kami mga isang kahig, isang tuka kami. Wala talaga kaming pang-ipon. Ano pong masasabi Well, that is true. Yung iba, kaya lang niya mag-ipon 5 piso isang araw. Yung isa, kaya niya 500 isang araw. Kanya-kanya yan A quote from, I don't remember kailan. Tinanong si God. God, who is rich? Sabi ng Diyos daw, rich is not the one who has the most. Rich is the one who needs the least. Ganda ng perspective. Ang ganda ng perspective, di ba? You determine your lifestyle by your needs. Diyan tayo mga pamilya nagkakagulo minsan. Yung defining ano yung need, ano yung want. Totoo po yan. Doon nag-uumpisa. Magulang ang nagdadala niya. Do you find that Filipinos po ay may tendency po na mag-isip ng mas
gusto niya kaysa sa kakailanganin niya. Do we have a tendency to yes. be a yes. want kind of culture rather than a need? I look at myself. There was a time na ganun din ako. Dahil siyempre, pag nanggaling ka sa wala, opo. Nagkakaroon ka ng... At kumikita ka ng konti, sasabihin mo ngayon, I owe this to myself. May credit card. Opo. Natural eh. Opo. But those who come from abroad, nagbabago. Dahil nakikita nila. In bakit some po? Countries, anong may savings mindset. Pinaghahandaan yung rainy day. Meron din tayong kasabihan na yun, di ba? Opo. But we don't follow it. Meron pa tayong kasabihan na pagkasihin mo yung katawan mo sa kumot mo. Opo. O baluk, kung kailangan bumaluktot. Opo. Or sabi na, we cannot control the winds, we can only control ourselves. Mm-hmm. Mm-hmm. So, nasa atin opo. Ang gawa. Opo. Ang mindset natin sa atin hingi. Opo. Paano baguhin yun? I don't have the answer. Sa akin, magkaroon lang ng sufficient winning experience tayo, day to day. Kasi ang mantra ko, 30 pesos a day, milyonaryo ka. 30 pesos a day, milyonaryo ka after how many years? Pag retire mo, milyonaryo ka. But that depends on the number of years, I guess, when 30 years. That you have to work. Every long life na tayo ngayon, we work 40 years. I'm 70, I started at 20. You must be a multimillionaire by now. Hindi naman. Let's just say, you know, it's the lifestyle you choose. Uh-huh. That determines what whether you're comfortable or not. And simple living is the key. Yeah, minsan-minsan, may konting luho. Of course. Yes. But not every day. Tama, diba? Tama. So, it's the need. Defining your needs and choosing. And I emphasize, ha? Choose your choice of lifestyle. Apo. That will determine your comfort, future comfort or not. Words from the wise. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you din for giving me this opportunity. Thank you po and Merry Christmas. Same to you. Kung wala magsasabi, walang mangyayari. Ang opinion mo, pinakikinggan, pinag-uusapan. Dahil ang bawat balita, may katumbas na reaksyon. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.